Good afternoon, Kalampitos. Yan, magandang araw po sa ating mga kalingap. Yan, so ngayon po, ikaw ay napadayo dito sa Daet. Gusto sana natin ma-interview din bilang isa ka rin sa mga kalingap. Apo, kalingap. So, Kalampitos, ano bang totoo mong pangalan? Ang totoo mong pangalan is Renato Aldi po. Yan. And taga saan ka po talaga? Lumaki po ako sa San Vicente, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Cam Norte rin po, taga Cam Norte. Okay. Ngayon po ay naninirahan ako sa Camarines Sur, sa Tinambak. Yan. Okay po. So ngayon napadalaw ka dito kay Kuya Val. Kay Kuya Val kasi ipapagkukulab si Mark tsaka si ano, kaso napornada kung anong magkaroon ng kaya nga, aksidente. So kamusta naman po kayo? Kamusta ang YouTube channel? Okay naman, sa awa ng Diyos. Lumalakas naman. Gusto ko sana mag-stay dito kasi ang ginawa ko na lang ko sa sarili kong area. Pero yung puso ng kalingap ay hindi po naman wala yun. Lagi po rin napunta rito kay Kuya Val. Kahit busy po tayo ay tuloy-tuloy po rin po yung suporta natin kay Kuya Val. Kahit malayo ka rin po. Ano po ba kayo? Kalingap partners talaga kayo or ibang grupo? Kalingap partners po. Ako po yung kauna-unahang kalingap partners na pumunta kay Kuya Val. Kumuha ng appointment para maka... Kasi sobrang busy si Kuya Val nung kay Lula Damiana pa lang. So doon pa lang naging part ka na ni Kuya Val. Ay Kuya Val, ang naging dahilan po niyan si Ma'am Bia Pascual. Ayan. Si Ma'am Bia Pascual po isang masugid na supporters ni Kuya Val. Okay. Siya po yung naging dahilan para makilala ko si Kuya Val at nagkaroon kami ng appointment, ng schedule. Ayan. Kami yung dalawa po ni Sagap TV yung kauna-unahan na naka-collab ni Kuya Val. So, ano ka na talaga? Talagang charity vlogger ka na dati pa lang? Apo, charity vloggers yung content ko. Talagang dati pa, sardinas, bigat-bigat. Ang binibigay niyo? Ang binibigay ko. Ano, sino pong nauna sa inyo ni Kuya Val na maging charity vlogger? Siyempre, si Kuya Val. Kuya Val talaga? Si Kuya Val kasi po yung aking inidolo. At ginaya talagang mula nung... yung sa triplets pa lang pinapanood ko na si Kuya Val. So naging inspiration mo si Kuya Val. Yeah. Tapos na nainganyo ka maging charity vlogger. Ano po ba ang buhay niyo dati bago maging YouTuber? Ang buhay ko, isa po akong sales supervisor sa sikat na kumpanya ng chinelas, yung Sandugo. Sikat nga. So supervisor ka doon? Supervisor po ako doon. Tapos anong nangyari? Anong kwento mo doon? Umabot lang almost 11 years ako doon sa kumpanya. Okay naman na napapalaki ng maayos yung mga anak, nakapakain naman. Pero habang tumatagal talaga po, alam mo, siyempre, yung pa rin yung naging sweldo ko, parang siyempre lumalaki na mga nag-aaral na. Parang nahirapan ng Tapos, ang hilig ko lang talaga sa mga yung mga videos, yung mga entertainment. Sabi ko, nanood ako ng mga YouTube ng mga vloggers na sikat din ang mga tumutulong. Talagang na-inspire ako doon, lalo nung mapanood ko si Kuya Val. Sabi ko, ang pabahay pa lang nung si Kuya Val, mga tatlo pa lang yun. Tatlo pa lang. So parang mahilig ka talaga manood at tumulong. Tumulong, kasi unang-una, ang pagtulong po ay talaga napapaganda ang pakiramdam mo matapos mong tulungan ng isang tao. Siyempre, naranasan mo na rin yung kalingap din. Oo naman, masarap tumulong sa mga taong talagang nangangailangan. At siyempre po, isa parang masasabi ko sa mga magsasabi na yung mga tinutulungan ay kinukontent lang, pinagkakapilaran. Hindi po, mali po yun kasi naranasan ko po yan. Gumawa ko ng isang video na entertainment. Manguha ka lang ng kuhol, manguha ka ng mga kabibi. Daming views. Diba? Wala akong ginamit na tahura naman. Tapos nagtry akong tumulong at alam niyo yung views doon ay napakababa, 2,000 views. Pero sa pagtulong, hindi ko tinigil ang content na pagtulong hanggang sa lumaki yung views ko. Dahil ka nakita siguro, kayo na rin po nakapansin sa akin na kahit anong views nung tuloy-tuloy pa rin po, hindi ko inaano yung views. So hindi mahalaga yung views, basta ang importante tumulong. Tumulong ka talaga. Siguro nakita po ng mga supporters natin yun. Talagang totoong puso kang tumutulong. Bali, paano ba nagsimula ang pag-YouTube mo, Kalampitos? Nag-resign ka sa trabaho mo tapos naging YouTuber di ka? Hindi mo na ako nag-resign. Okay. 2019, nagpa-prank na ako na pulubi. Prank? Yung ginagawa ni, ngayon, ni Joey. Nag-YouTube ka na yan. Yan yung una mong ginagawa. 2019, 2020, yung parang, ganun din yung, ang nagkakamera sa akin si, si Sagap. Tapos, doon nagsimula? Doon nagsimula. Sabi ko, tasahod ako nung halimbawa 3,000, magsisave ako sa sarili ko ng pantulong.
mga 1,000. Pantulong mo. Pantulong. Yan, inano ko na. Hanggang sa tumagal. Hanggang sa tumagal, wala pa rin nangyayari. Hindi pa nag-improve yung aking channel. Ito na yun, yung Kalampitos. Ah, yung Kalampitos. Yun na yun. Yung Kalampitos. So, ilang taon na yung YouTube channel mo? YouTube channel ko is 2012 pa yun eh. Ngayon ko lang sabi ko may channel din naman ako. Ituloy ko na lang. 2009 ko nag-start ng content na pagtulong. Tagal na pala. Tagal na medyo. Pero ngayon ka lang naging focus talaga. Ah, ngayon lang. Ngayon full-time charity vlogger. Dahil lang kay Kuya Bal din. Alam niyo po mga Kalingap, yung pagpunta namin dito kay Kuya Bal, wala pa mga Kalingap partners na tinatawag nun. Sinundo kami ni Kuya Bal doon. Saka si Ma'am Edna, talagang parang VIP kami. Libre tulugan dito. Pero dalawang araw lang kami dito. Hanggang sa nakakasiping namin si Darius. Didilaan sa... yung aso. Kaya kami niya. Didilaan sa si Sagap TV. Dinilaan sa bibig. Lips to lips. Paano nagsimula ba? Paano ka naging paano mo naisip na pumunta dito sa Dait? Bakit? Yun nga. Para sabi ko, pag sarili ko lang, hindi ko kaya ito. Yun ang inasos. Kasi nagkaroon ng requirement ang YouTube na kailangan mo rin makipag-collab para dumagdag din yung subscriber mo. Para maging organic yung mga viewers mo. Yun, una kong nakakollab si yung isang charity vlogger, si Uragon Han. May nadagdag man, punti lang. Si Kuya Bal noon, nasa 500,000 subscriber na noon. Sabi ko, pinapangarap ko lang, lagi ko pinanonood ng sa Cool Radio si Kuya Bal. Sabi ko, sana mapansin ako ni Kuya Bal. Hanggang sa ngayon, sinasabi ko yung tinulungan ako ni Ma'am Bia Pascual lang. Kasi dikit yan si Ma'am Bia Pascual tsaka si Kuya Bal. Siya yung naging daan. Nagkaroon ako ng appointment. Kasi kailangan mo mag-appointment. Hindi ka basta-basta makakapasok dito na. So, kasi napaka-busy ni Kuya Bal. Dati pa lang busy na. So paano nangyari sa appointment? Anong ginawa? Nag-usap kayo para maging partner ka? Ganun. Alam ni Kuya Bal na supporter talaga si Sis Bia Pascual. Hanggang pinariority niya na yun. Hindi ako kilala ni Kuya Bal. Yung nakaka-chat, hanggang sa nakaka-chat ko na si Kuya Bal, kailan mo yung ganyan. Katong araw, kung punta ka, ganyan. Tapos doon nagsimula. Libre lahat. Pag uwi mo, bibigyan ka pa ng 10,000. Alam yan lahat na mga pumunta sa Dait. Siguro kahit yung mga pupunta pa rito. Nung kasagsagan pa ni Kuya Bal, hindi nang hinahin si Kuya Bal sa pier. Talagang... Wala siyang pakialam. Bahala ka nung kung gawin mo doon. Ang ginagawa ko po nung binibigay ni Kuya Bal, pinang-charity ko rin yun. Pinang-tutulong mo din. Pinang-tutulong. Tapos ngayon, lumago na yung YouTube channel mo. Lumago na rin. Dahil din yun sa pagsama mo sa Kalingap. Pero doon ako sa area ko. Doon ako Pero nakatulong din yung naging partner ni Kuya Bal. Ang laki ng utang na lumago kay Kuya Bal. Siyempre, siya yung... Ikaw ba naman ay 500,000 subscriber mo versus 2,000 subscriber? Papansin mo ba yan, di ba? Iba yung puso ni Kuya Bal sa mga gustong tumulong. Hindi niya tinitignan kung gaano ka kalakas, kadaming subscribers. Basta tumutulong ka, susuportahan ka niya. So, ang mga challenges sa'yo sa pag-charity? Anong mga pagsubok or medyo nahihirapan ka sa pagtulong? Saan part? Ang challenges sa akin sa pagtulong, nung time na talagang lugmok yung channel ko, nawawalan ako ng gana. Minsan sabi ko, gagawin ko to para sa pagtulong sa ating kababayan. Gagawin ko to para mapatunayan ko rin na totoo yung aking pagtulong. Minsan nagbo-views lang ng 50 views sa loob ng isang linggo, 50 views. Paano yung Kalampitos? Yung saan ka kumukuha ng pantulong? May trabaho ka pa nun? May trabaho ka. Doon ka kumukuha. Paano yung supported sa pamilya mo? Paano mong pinaghahati yung pagtulong at sa pamilya? Yun nga, nagkakaroon din ng challenges din talaga. Yung challenges din? Oo, sinasanla akong itim ko. Ay, grabe ko, no? Mabayad ng boarding house. Tapos, siyempre, mula nung naging Kalinga partners tayo, ilang buwan tayong tinulungan ni Kuya Bal, umabot yata ng 6 na buwan yun. Nagpapadala si Kuya Bal sa mga Kalinga partners ng 10,000, 8,000. Si Kuya Bal talaga mismo ang nagpapadala, nakita natin doon sa Palawan. Nakapila siya si Kuya Bal. Ano parang allowance nyo? Allowance namin. Pinapadala kami. Nagsimula pa lang kayo. Suportahan ko kayo, sabi ni Kuya Bal. Talagang hindi matatawaran yung ginagawa ni Kuya Bal.
Ganto ka kapal oh, yung pinapadala ni Kuebal, yung ano. Talaga hindi mo nakakalimutan. Hindi ko nakakalimutan yung kasi unang-una halos kalahati ni Kuebal, sound ni Kuebal sa YouTube yun eh. Napupunta halos lahat oh, sa, doon sa hindi sa pagtulong. Ayun, sa pagtulong din yung mga pabahay ni Kuebal. Talagang sa mga small YouTuber na katulad ko rin, tumutulong din oh, talaga. Tumutulong. Kaya kahit anong mangyari, dito pa rin ako pupunta-punta ako si Kuebal. So talaga hindi ka makakalimot, hindi makakalimot sa mga dating ano ginawa, tulong niya rin sa'yo. Ganun po ako pag ganun din nakakalimot. Basta kung mas lumaki pa yung viewers natin, si Kuya Bal naman yung ating babawian. So, ngayon Kalampitos, isa ka ng full-time vlogger. Kamusta naman? Medyo ano naman, may malaking pinagbago naman kumpara opo, natin. Napakalaki po ng pinagbago kasi nung time na nagtatrabaho ko, may natitira lang sa akin 6,000 ganyan. 3,000 yung wala babayad pa ng boarding house, 3,000 din. Talagang gagawin ko sanla ATM. Pag naubos na, napuno na, sasanla na naman, parang ganun pa. Parang paulit-ulit na lang. Walang sariling bahay, walang ano, talagang danas mo ang sobrang kahirapan talaga. Dati. Pero ngayon sa pag-YouTube, na parang nag-iba naman yung ikot ng ano mo ng buhay sa pagdating sa nakakakain naman ng tatlong beses. Nakapag-provide na sa pamilya. Nakapag-provide na. Yung maganda. Medyo lumalaki na nga ako. Pero marami salamat po dahil yun. Hindi lang nakatulong sa atin kasi paano matutulungan yung iba kung di mo kaya tulungan sarili. Tama. Diba yung sarili muna. Hindi naman, parang ibabalance mo rin. Balance din. Katulad ngayon, wala pa kami sariling bahay. Pero meron akong pampitong pabahay. Kapito na yun ang pabahayan mo. So ano ba ang plano or goal mo sa pang sarili mo, sa personal mong buhay? Ano naman ang pangarap mo? Ang goal ko talaga sa pinakahigit talaga yung pangalawa na lang yung matutulungan yung family ko, mabigyan ko rin ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. Tapos sariling bahay ngayon wala pa kami sariling bahay. Pero magkaroon man sariling bahay, gusto ko yung ano lang, yung simple lang at hindi masyadong ano. Yun nga, sabi nga nila, palitan ko na daw yung sasakyan. Hindi ko papalitan yun. Bigay ni sponsor natin. Sponsor. Tsaka malaki din ang, ang tulong sa'yo ng sasakyan. Siyempre, ang big goal talaga natin, matulungan talaga yung ating mga kababayan na higit ng ilangan. Kasi ang pagtulong po natin, hindi lang yan, tuloy-tuloy po. Hindi yung mabigyan mo lang ng 30 sakos na bigas, mabigyan mo lang ng bahay, tapos na. Di ba? Mas maganda yung mas baguhin mo rin yung ano ng tao. Yung talagang anlayo na sa dati mong siya nakilala. Parang binigyan mo ng panibagong buhay. Yan po yung tatakalingat na yan po yung nakikita ko kay Kuya Bal. Talagang tulit-tulit prime. Na hindi lang isang beses, dalawang beses. Binabalik-balikan pa talaga. Balik-balikan. Halimbawa, walang nag-sponsor. Ang gagawin ko, mga kalingap, babalikan ko rin yun. Dala lang ako ng mga bigas para mapansin sila. Kasi ang mga sponsor na mimili, yan ang tutulungan din. Dayo. Depende din sa mga nangailangan. Depende sa mga nangailangan. So, Kalampitos, ano ba mensahe mo sa mga gusto rin maging charity vlogger na nagsisimula pa lang? Ang masabi ko lang sa mga YouTuber na gustong magsimula pa lang ay gusto mong charity vlogger. Depende rin yung sa sitwasyon ng kakayanan mo. Oo. Kung magaling kang kumanta, kumanta ka, vlog yun, di ba? Kung gusto mo na tumulong, pero mas maganda yung tumulong kasi para mas maraming daming naghihirap. Mapalawak din yung pagiging kalingap. Mas dumami pa. Ano naman mensahe mo sa mga sumusuporta sa'yo? Ayan. Marami salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Lalo-lalo na yung mga sponsor na walang, hindi sila nasarapan na tulungan tayo pag may mga nagpapadala agad sila, walang lalo-lalo si Tita Cora, Tito Clem, yan. At syempre sila Ma'am Esi, sila pwede mag-ano siya dito. Oo naman. Si Mami Nilita, yan, maraming salamat. At syempre yung mga anonymous sponsor natin, grabe, napaka ayaw nilang magpamanggit ng pangalan. Hanggang ngayon, sinusuportan pa rin tayo. Yan. Maraming salamat po. Syempre sa followers natin, sa subscribers natin, maraming salamat. Dahil hindi nyo po ako iniiwan hanggang ngayon, basta sama-sama lang sama-sama tayo. Sama-sama lang tayo. Basta ayan po. Lumalakas po yung loob ko nung mas marami yung road to 1 million ganyan. Saka lumalaki na rin ang kalingap, no? Lumalaki na rin tayo. Salamat Kalampitos. Proud din ako dahil isa rin po ako sa kauna-unahan na nakilala ni Kuya Bal. Good. At nakasama ni Kuya Bal dito sa
Lighthouse. Wala pong lighthouse nun sa bahay niya. talaga lahat ng simula nandun ka. Nakita mo at napagdaanan mo. Simula. Salamat. Salamat. So mga Kalingap, na interview na natin si Kalampitus, isa sa mga solid na mga Kalingap partners. So salamat po sa mga nanonood. God bless.